Boating time. Tapos ka na bang bumoto? Sino bang presidente mo? Sinong presidente mo? Sinong vice mo? Wala. Ganito bang Pinoy? Thank you. Isang botuhan. Bota kayo dyan. BBM ka ba ate? Hindi? Ayun! BBM! Ay, naka-pink. Lini daw, oh. Naka-pink. Ikita mo yung ano. Yung basin. Ano yung stolen? Ang laki na mo. Ay, bakit? Tawakan mo nga. I-ano mo muna. I-ikap mo lali. Ame, tao ka. Ganun ko din sa ano mo. Papauwi muna ako kung makalalabas ko na. Yan po yung mga tuhan. Wala yung amo. Makatapos na nang nagboto. Ayan. Suot yung damit pag bumuto. Bakit sa akin, o? Oh? Yan daw siya, o. Oh, Sara Duterte. BBM. Asa na si Suhel? Sa kape. O, Boboto. BBM. Gawa ko nga pala. Pagsip. BBM. Ito, jawa ko. Yan. Wait na tayo. Saan? Ano sabi siya yun? Baltit. Moto lang. Anong pagkain doon? Titingin daw tayo. Wala naman akong kilalang sinado, si Robin Padilla.
lang huwag lang sinado si Robin Padilla lang. Saan? Ito ang bahada ng Pilipinas sa Kuwait. Saan? Actually, sa lahat ng mga overseas Filipino workers natin dyan, meron po tayo ditong nakapost sa ating official Facebook page ng Philippine Embassy. Nandiyan po ang ating COMELEC. Pwede po i-verify ang inyong mga pangalan bago po pumunta sa ating Philippine Embassy as sa amang panig ng Middle East para bumoto ngayong eleksyon 2022. Yeah, kaya sa lahat natin mga RFW sa Kuwait, sa kung may mga may oras po tayo pumunta sa Philippine Embassy until 4 o'clock in the afternoon, yes, yung ating last na butuhan. Oo. At sa lahat ng mga kababayan natin dito sa ating Facebook Live, pwede po kayong mag-message on air at sasagutin po namin kayo kung may mga katanungan kayo regarding po dito sa yung eleksyon 2022. So, meron tayong mga viewers ngayon, nagpabati po sa atin. Hello, shout out po kay Kian Sang, kay Clear Mangubang, shout out sa iyo kay Kian Sang, Nepomuceno. Yan, yeah, kay Kian Sang, Nepomuceno, na talagang watching from Philippines, na talaga naman nakaantabay yung ating mga kaubayan sa amang panig ng mundo, maging sa Pilipinas, ay inaantabayanan yung nagaganap na eleksyon 2022 dito sa Gitnang Silangan. Yan, kung may mga tanungan po kayo sa ating mga viewers, pwede kayo mag-comment sa ating comment sa section para po masagot po namin ang iyong mga kasagutan. At please make sure lang po mag-like and share po ang ano, official Facebook page para po sa lahat ng informasyon ngayong eleksyon 2020. Yes. Okay, so alamin pa natin. So makikita niyo po dito sa labas dito, itong labas tayo. So makikita niyo naman po dito mga kumbayan na talaga naman. Ito yung ibang mga kumbayan na nakaboto na kita. Okay. So, kumusta naman po yung inyong pagboto? Ayos naman po lahat na ayos po ang resibo? Oo, ayos na ayos lang. Okay. Ano po ang panalo sa mga kababayan natin na magboto pang yung election 2020? Mga kababayan na nakapag-register dito sa Kuwait, magboto na po kayo. Para hindi po sayang ating boto. Tama. Yes. So, mga yun po na. Maraming salamat po, mga sir. Sa mga taga-kapis dyan, hello, shout out sa inyo. Shout out po sa lahat. So, labas pa tayo dito. Alamin pa natin yung mga kababayan natin sa Kuwait. Yes, so, mga kababayan natin. Okay.
Marami talaga tayo mga kabayan. Masaya-masaya sila mga kabayan, especially po sila ay nakaboto na at naipanalo na. At hinihintay na lang po natin ang resulta by May 9 para po sa election 2022. Okay, so labag po tayo dito. So meron tayong mga boto natin talagang ano, di ba isang presidente, isang vice, 12 na senators, isang party leader. Kasi marami tayong mga ano, marami tayong mga OFW na nagsishading sila pero hindi siya na valid yung kanilang pagboto kasi nga sumusubra ang kanilang pag-iisip. Yes, yes, yes po. Kailangan 12 ang talaga na senator, vice, yan. So marami sa amin sa mga okay po. So sa lahat ng mga kabayan naman natin na nag-aviso po ang ating COMELEC at Philippine Embassy na siguraduhin lamang po na kayo ay boboto ng isang presidente, isang vice president, 12 senators at isang party list para lahat po ng inyong mga binoto ay ma-count po sa ating BCM machine at maipanalo po ang inyong mga pulso para sa election. Meron tayong mga nakuusap sa loob ng presinto na meron tayong mga ibang mga kaubayan ang nag-i-ekis ng kanilang mga bawat balota. So, paano ba mag-shade? Hindi po pwede i-ekis. Kailangan po shaded talaga yung silang bilog. Para po ito po ay nakout ng ating BCM. Ang BCM po mismo ang nag-verify ng inyong mga shinid na mga politiko at lalabas po ang mga resipo base po yan sa inyong mga pinoto mga politiko. Yan. So diba, makalaroon din natin doon, diba, bumuto ka na. Nung bumuto ka na yung papel na ilalagay doon sa machine, yes. Makikita mo mismo yung resulta. Resulta. Oh. And then after that, yung resulta, paano mo malaman yung ano yung resulta, ibibigyan nila yung pang resipo? Ibibigyan nila sa inyo yung resipo. Once napasok nyo na po ang balo, balota ninyo sa BCM machine, ibibigay po yan ng COMELEC, ang representative ng COMELEC, ang resibo, ipapaverify yan po sa inyo kung tama po sa loob sa resibo base po sa mga binulugan ninyo. At after po na ma-verify, ay kukunin po ng COMELEC ang resibo at ilalagay po ulit sa COMELEC box. So kukunin nila yung resibo, hindi pwede i-uwi? Ah, hindi po pwede i-uwi. Okay. Mas maganda kasi klaruhin natin to para... Nakaboto po na po kayo? Nakaboto na po kami. Nakaboto na. Kamusta naman po yung proseso ng pagboto ninyo? Okay. Ayos naman po, wala po ba naging problema? Maayos lang, wala naman naging problema. Kaso lang, bawal daw mag-video. Bakit nasa labas ako ng embassy? Bakit pinagbabawalan naman? Dito sa labas. Dito sa labas. Ay bakit magbawal naman na mag-live dito sa labas na nandito ako sa labas? Okay. Wala naman ako sa loob. Tama. Maganda yung ano ni... Bakit naman ipagbabawal? Forfeit ba nag-live ako kaninang pagdating? Kaya sabi na bawal. Sabi ko walang nakalagay na bawal. Dapat dito pa lang nilalagay nila na bawal na mag-live. Diba? Actually po, iklaro rin po natin yan sa ano po ni Kabayan. Siyempre, lahat naman po tayo ay may kanya-kanya po tayong ano sa buhay. Okay, regarding po sa proseso po ng COMELEC at Philippine Embassy, bawal po talaga magdala ng cellphone sa loob ng presinto. During your voting, sinusurrender po ang mga cellphone. Yes, tama po yun. Ano. Okay, pero po dito po sa loob ng area po ng voter's precinct natin, is iano po natin yan sa ating COMELEC kung ano po ang kanilang proseso. Pero po sa aking pananaw, as long na wala po kayong inaanong mga tao, kasi bawal din po mag-promote mga politiko dito sa loob ng embassy para po sa kapakanan din po ng mga ibang partido na may sinusuport. Pero sa kabuuan naman po, kamusta naman po ang proseso ng pagboto niyo? Maganda naman ang proseso, maayos naman. Actually, noong Friday pa ako bumoto, talagang napakahaba ng pila pero napakaganda. Ngayon sinamahan ko lang ang mga kasama ko sa work na bumoto din sila. Kasi first time lang nilang bumoto, so sinamahan ko lang sila ngayon. Kaya nga, na-dismaya nga ako na noong nag-live ako dito, nasa labas naman lang ako, na pinagbabawalan nila. Okay. Yung personal naman na ano ko yun. Diba? Hindi ko naman na nangumpal niya ako dito sa loob na itong ibubuto niyo. Siyempre, sinamahan ko lang mga kasama ko sa work na sinunod pa, paano ang proseso ng pag-ano doon sila, dito ang iba. Kasi hindi pa first time lang nila. So yun po ang concern. Concern lang kayo ni Madam. So maraming salamat namin. At overall naman po ay nakaboto na. Nakaboto na. At syempre, in the end, ay tayo.